sa pong magandang umaga sa lahat. Welcome po ang lahat sa panumbakan. Salamat sa Diyos sa privilegyo. Muli, ito'y kanyang ginamit upang pahayag ang kanyang salita. Ngayon po, meron po akong alayaan na kamusta sa inyo. Kamusta na po kayo mga kapatid? Kamusta po ang buhay Kristiyano? Lahat ba ay tagumpay? Kung meron man mga failure, ang sabi ng Diyos kay Moses, stand still. Ang sabi ng Epson Pablo sa Iglesia, fight the good fight of faith. Sa pagkagaya ng ating ginawit, another lamb, another name. Walang iba na baka pagkatago sa ating mga pagkakasarap kahihiyan maliban ng mismong katawan ng ating Panginoon Jesus Kristo. Ito po isang biyaya para sa lahat ng mga mananampalataya. At awa, ang ating bisita ngayon ay pagpalain ng Diyos maging natin mga regular offenders na wala pang desisyon na kumitang buhay sa Panginoon na awa, magpala sa inyo ang Diyos, magbigay sa inyo ng kalakasan upang kayo ay magkaroon ng buhay na wala hanggan. Magkaroon kayo ng kapagtagan sa Diyos. At anuman ang inyong mga kahilingan para sa kapakanan ng inyong mga mahal sa buhay, tutuparin ito ng Diyos. Kaya isa pong napakabiyaya ang isang Kristiyano para matihusig pero merong pag-asa sa ating Panginoon sa Kristo. Kayo ba'y nakarating na sa Commonwealth Avenue? Ito yung tinaguriang Takir Highway. Minsan, kung ako'y nagbaba ng pasahero sa kalaparan ng Commonwealth, nakita ko yung makina na tatawid doon sa kalaparan ng highway na yun. Noon, hindi pa gawa yung mga pedestrian lane, yung mga overpass. So talagang ang makinang ito, wala na magawa kundi taksa na ng loob para makatawid doon sa malapag na highway. Napakahirap tumawid doon dahil 7 lanes yata yun o 6 lanes. Diba? So marami talagang ano, marami kang iiwasan. Marami kang pwede kang minto. Napakahirap. So nakita ko yung ina, akay-akay yung kanyang anak. Tapos taas yung kamay niya. Nagsusumano sa mga driver na kay tigilan. Habang ang kanyang anak naman, ay tinitin, parang hindi alin tama yung pangalit. Pero ang ina, talagang kumakaway. Nagbibigay pansin para siya mapagbigyan sa kanyang pagsakit. Kasi na ipagtawid. Matagal, pahinto-hinto, tatawid na naman hanggang sa sila'y nakatawid ng ligtas ko sa kanila. Yung pong ginawa ng isang ina, ito po'y larawan. Larawan ng isang panalangin. Panalangin na gumagawa. A picture of prayer. Prayer of work. At tignan natin yung picture na yun. At ating idako naman sa isang tao ng Diyos na nananalangin din upang maitawid ang mga kapatid sa masamang mundong ito. At yan ay nasa buhay ni Apostol Pablo. Inanyahan ko ang lahat na ating buksan ng ating mga Biblia sa aklat po ng Filipos, Philippi, chapter 1, verse 9 to 11. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. Upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo'y maging mga tapat at walang katintasan hanggang sa araw ni Kristo.
na makuspos ng mga bunga ng katwiran sa pamamagitan ni Jesucristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Muli kong mabasahin sa sali naman ng ESV, verse 9, "And it is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and all discernment, so that you may approve what is excellent and soon and so be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God." Tayo manalangin. Salamat po, Ama, sa kalayaan na ayaw pong mapagbulay-bulay ang iyong mga salita. O Ama, gawa po o Diyos, ipahayag niyo po ang iyong kalooban sa mga talatang ito. Gawa o Diyos, ipadamang mo ang iyong pagkalingat sa iyong pong mga tao, sa iyong mga inyos. At o Ama po, Ama, ang iyong mga salita ang magpudyok sa bawat isa. Natanggapin at ipamuhay ang iyong paruban sa buhay ng iyong mga tao sa pamamagitan ng iyong mga salita. Pamanahan po kami, Ama, at dalagin po namin ang awa po sumami ng iyong presensya at kumilos na makapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na magbukas ng iyong mga puso, magbigay ng kaunawaan at pananampalataya sa iyong mga salita. Salamat po sa iyo po, Ama, lahat ng papuri para sa langit. Sa ngala ni Jesus. Amen. Amen. Ang sabi ni Pablo sa verse 9, "Idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng mga pangunawa." Bago tayo magpatuloy, atin munang sariwain yung ating napag-aralan mula chapter 1 hanggang verse 1 hanggang verse 8. At yung pong konteksto kung paano po ito natatag ang Iglesia ng Pilipos. Ito ay itinatag ng Diyos mismo sa pamamagitan ni Apostol Pablo. At si Apostol Pablo, matimbang ang kanyang pagmamahal at pagkagiliw sa Iglesia ng Pilipos. Dahil hindi madali ang kanyang karanasan dito. Dito niya naranasan ang unang pagkakulong niya sa bilangguan. Siya ay binartulina. At bago siya binartulina, siya ay dinagupit muna ng mga taong ayaw tumanggap ng kanyang mga pangangalan. At dito sa Iglesia ng Pilipos, ating makikita dito sa Acts chapter 16 kung paano na-convert ang mga membro ng Iglesia ng Pilipos. Ating makikita dito si Lydia at saka yung jail warden. Sila ay sumampalataya sa pangangaral ni Pablo Jesus. Ni Pablo sa salita ng ni Jesus. At matapos silang maturuan ng mga aral ni Kristo, sila ay nagpabautismo. Sampu ng kanilang sambahayan. So nakita natin, sila ay sumampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo at sila ay tinuruan ng mga aral ni Kristo at sila ay nagpabautismo sangayon pagkakasakop sa ordinansa ng ating Panginoon. At dito, ngayon, sinasabi ni Pablo, "Idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana
sa kaalaman at sa lahat ng pag-unawa. Pagamat sa verse 4, ang sinasabi niya doon na say nagpapasalamat sa Diyos sa tuwing sila ay kanyang naaalala, say nananalangin mayroong katalakan. Parehas ba yung pananalangin na yun? Ano ang ating nakikita ang pag-uugali ni Apostol Pablo sa panalangin niya sa verse 9? So alam natin, no? Yung nakagawa ng biyaya ng Diyos sa buhay ng tao, ito ngayon yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. At dito, ating makikita dito yung pag-uugali ni Apostol Pablo sa pananalangin sa Diyos. Sa verse 9, ay ating makikita dito na ito ay isang personal na devotion sa Diyos. Ito yung ipinapahayag. Ito yung unang-una, siya ay nagkakaroon ng personal na devotion ng Diyos. Kaya sinabi niya sa verse 9, idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kalaman at sa lahat ng pangunawa. Bakit ko po dinefine ito ng isang personal na devotion sa Diyos? Ito ba ay biblical? Ito ba ay gawa-gawa lamang? Sino ba ang tinularan sa panalangin ito? Now, gusto ko kayong dalhin sa panalangin ng ating Panginoong Kristo na kung saan ito naman halos ang panalangin ni Apostol Pablo. Kasama din ang 12 apostol ni Apostol Pablo. Ito yung ating makikita sa John chapter 17. John chapter 17, ito yung panalangin ng ating Panginoong Kristo. Now, ipinakilala niya ang Ama sa mga alagad. Sapagkat sa verse 3, ang makilala ang Ama ay buhay na walang hanggan at ang sumasampalataya sa Panginoong Jesus na kanyang sinugo ay mayroong buhay na walang hanggan. So ito yung kanyang panalangin. Ating nakikita rito, simulan natin sa verse 3, at ang ito yung buong housebound chapter, atin na lang tignan yung mahalagang parte ng kanyang panalangin. At sabi niya, at ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhatian aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong binigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila ay sa iyo at sila ay ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nalalaman nila na ang lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Verse 9, idinadalangin ko sila. Hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi para doon sa mga ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng sa akin ay iyo, at ang sa iyo ay akin, at ako'y naluluwalhati sa kanila. At ngayon ay wala na ako sa sanlibutan, subalit ang mga ito ay nasa sanlibutan, at ako'y papariyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, sila na ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa at kaya naman natin na iisa. Sabi niya sa verse 12, habang ako'y kasama nila, iningatan ko sila sa iyong pangalan, sila na ibinigay mo sa akin, sila'y binantayan ko at isa man sa kanila ay walang napahamak maliban sa anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Verse 17, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo
ay katotohanan. Kung paano ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila ay sinugo ko rin sa sanlibutan. Verse 24, Ama, nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroon upang makita nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan. Verse 25, O makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga tao na ikaw ang nagsubo sa akin. Ipinakilala ko sa kanila ang pangalan mo at aking ipapakilala upang ang pag-ibig mo sa akin ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Ang sabi niya pa sa verse 20, karagdagan, gayon may hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Pati na yung pang darating na kasalukuyan ay ipinadalangin na ng ating Panginoon Jesus Kristo sa pamamagitan ng mga pangangaral ng mga tao ng Diyos. At sila man din ay kanya nang pinapanalangin. So yung puntong ito, kung bakit po nasabi na ito'y personal devotion, sapagkat iiwan ng Panginoon ang kanyang mga alagad. Bagamat siya ay Diyos, magagawa niya ang lahat ng bagay na ingatan. Ngunit yun ay hindi niya inilalagay sa kanyang kapangyarihan, kundi ito'y kanyang iniyapilin sa Ama ng mga kapangyarihan sa lahat. So, ang prayer, ang personal devotion ay hindi pasapakanan ng sarili. Baka tayo nag-devotion dahil para sa ating pagkasenso, sa ating pagkaroon ng kaalaman, hindi po yun ang itinuturo ng Panginoong Jesus Kristo, kundi kapakanan para sa mga ibinigay ng Diyos sa Kanya, para sa kapakanan ng mga mananampalataya. At ito rin naman ang naging gawi ng mga apostol noong magkaroon ng matinding persecution. Ang iglesia ng Jerusalem ay nagkawatak-watak. At ating makikita na yung mga apostol ay naiwan. Ito yung ating makikita sa verse sa Acts chapter 1 verse 8. Bakit English ko na? And Saul approved of his execution, and there arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem. And they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. So bakit naiwan yung mga apostol sa iglesia ng Jerusalem? Ano ang kanilang ginawa? Ito yung kanilang personal devotion. Sila ay nananalangin para doon sa kapakanan ng mga kapatid na nagkawatak-watak dahil sa matinding pag-uusig. Na ang kanilang panalangin na nawa maging malakas, matatag, at matapang na ipahayag ang salita ng Diyos. At hindi lamang sa paghahayag ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos sa mga ay yung pagpapala ng Diyos ng kaligtasan sa lahat ng mga sasampalataya sa anumang lugar umabot ang salita ng Diyos. Yun ang aking binigyan ng main point, ang personal devotion. At ito ay pag-uugali ng isang tunay na apostol. At sa ating panahon, sa iglesia, ito ay ugali ng isang tunay na overseer o pastor ng iglesia ng Diyos. Nawa, itong mga katangian ito, mga kwalifikasyon na ito, nakita natin sa ating kapatid na ating hihirangin bilang isang overseer o pastor. Meron ba silang pagmamahal, pagbigay sa mga kapatid?
ito sa itong katangian lamang ng tunay na pastor. Kung walang ganitong pag-ugali ang isang pastor, hindi lalago ang iglesia sapagkat hindi niya iniingatan at binabantayan ang mga pinagkatiwala sa kanya. Ang tinutukoy ko rito, yung mga tunay na iglesia. Maraming mga iglesia na hinuhututan ng mga leader o ng mga preacher, pero hindi nila pinapahalaga ng kanilang spiritual kapatay. Ano-ano ang mga pangunahing personal devotion ni Apostol Pablo na ating nakikita sa ating passage o sa ating paksa? Mayroong tatlong pangunahing devotion sa Apostol Pablo. Unang-una niyang devotion sa Diyos ay ang pag-ibig ng mga kapatid. Yes. Kaya mga kapatid. Ang devotion ng Diyos. Ang sabi niya sa chapter 9, verse 9, idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. Ang inyong pag-ibig. Sa ESV, okay, sino ang mga kausap ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Pilipos? Mga born again na, mga na-convert na, mga Kristiyano na. Dahil yung pag-ibig na yon hindi naman talaga likas para sa lahat ng tao. Yung tinutukoy ni Apostol Pablo ito, yung pag-ibig na nagmula sa Diyos. Ang tao, kung hindi Kristiyano, mayroong pag-ibig yan. Pero sa mga bagay lang na nakikita. Sa mga bagay na maaari magbigay sa kanila ng kaligayahan o kasaganaan. Pero yung tinutukoy dito na Apostol Pablo, yung pag-ibig na nagmula sa Diyos. Saan nagmula ang kanyang pag-ibig? Doon sila ay sumampalataya kay Jesus at nabautismuhan sa tubig. Gaya nila Lydia at yung jail warden. Doon sila ay sumampalataya, sila ay tumanggap ng Espiritu Santo. E ba't ko nasabi yung pag-ibig ang kaya na tinanggap? Sapagkat ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig. Ito yung ipinakaloob sa bawat mananampalataya. Sabi sa Galatians chapter 5, verse 22 hanggang 23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyaga, kagandahan loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Bakit ito ang pangunahing devotion ni Apostol Pablo? Sapagkat, gaya ng ating nasabi nung muna, sapagkat ito ang kaloob ng Diyos sa mga sumampalataya sa kanyang anak na si Jesus, ang pag-ibig na mula sa Diyos. At kinakailangan itong pagyamanin sa pamamagitan ng mga aral ni Jesus. Ang pag-ibig na ito na tinanggap ng isang mananampalataya ay hindi maaring pagyamanin ng mga bagay dito sa lupa. Hindi po pwede rito yung mga aral, lalo na sinabi ni Brother Bob na prosperity gospel. Hindi sa mga bagay na material doon yung mayaman, yung pag-ibig ng Diyos, kundi sa mga bagay na espiritual. Ito'y sumasagana sa kaalaman, sa pagkakilala sa Diyos. Doon
ito'y yumayaman sa pagkakilala sa ating Diyos. Gaya na sinasabi pa sa ESV, na mag-abound more and more. Na ang tamang pakahulugan doon ay mag-overflow, mag-umapaw yung pag-ibig na ito na kaloob sa atin ng Diyos. At ito, ang tamang paraan kung paano sasagana sa kaalaman ang mananampalataya sa pamamagitan ng mga aral ng Diyos. Si Apostol Pablo, bagaman si Apostol, pero siya hindi nagpakilala sa Iglesia ng Pilipos na Apostol, kundi ipinantay niya ang kanyang sarili bilang alipin ng Diyos. Gaya ng mga kapatid na alipin ng Diyos. At ang kanyang pagtuturo sa Iglesia ng Pilipos, first hand ito, na nakamit ni Pablo sa ating Panginoong Jesucristo. Glorified na ang Panginoong Jesucristo noong ituro sa kanya mga tuntunin, mga aral, mga doctrine, at dapat ituro din sa mga mananampalataya. Ito yung itinuturo niya na dapat sumagana, mag-overflow yung ating kaalaman, pagkakilala, kaalaman sa ating Diyos. At hindi lamang kaalaman maging sa pangunawa. Ang sinasabi sa New King James Version is judgment. No? Meron siyang kaalaman sa paghatol. Sa ESV, discernment. Meron siya ang kaalaman sa pagkilatis o pagunawa. Di maaaring maghiwalay ang kaalaman at pangunawa. Knowledge and wisdom, sinasabi doon sa Proverbs. Hindi maaaring maghiwalay ito. Kung kaalaman lang ang inyo, ang iyong hahangarin, maaaring lumaki ang ulo mo at maaaring ito'y tumutok. Dapat magkaugma o magkaugnay itong kaalaman at magkaunawa. Napapano ito magkakaroon ng kasaganaan sa puso ng isang tao? Na alalahan natin yung tinuturo ni Pablo sa mga iglesia. First hand yun. Wala doong idinagdag. Wala doong binawas. Dahil mismo nagmula yun sa ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, yung mga turo na yun, yun ang kanyang panalangin na nawa ito'y sumagana. Sumagana, mag-overflow, mag-umapaw sa kaalaman at sa pagkaunawa ang Iglesia ng Pilipos. So dapat ang isang Kristiyano sa ating panahon dapat din sumagana sa kaalaman at pagkaunawa sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kapag ka walang pagbulay-bulay, walang pag-review ng mga mensahe ng Diyos, kailangan ang inyong kaalaman at pagkunawa ay hindi sasagana. Gaya ng isang bata yan, na binigyan mo siya ng isang rhythm box, maliit na rhythm box, at ang minsan ang tune niya ni Twinkle Twinkle Little Star. Nung una, hindi sa kanya pamilyar yung tune na yun. Pero dahil lagi niyang pinapakinggan at lagi niyang sinasabayan,
lumaong, alam niya na ang puno nun. Alam niya na kahit malayo pa yung sangon na yun, alam niya. Ganun din naman, sa mga Kristiyano na dapat sumagana sa kaalaman at kaunawaan, at nagbubulay-bulay ang salita ng Diyos, at nag-review ng mga mensahe ng Diyos. Halos lahat dito masabi ko, hindi natin ginagawa yun. Bibihira dito ang gumagawa nyo. Parang yung mga kalalakihan, parang sila nire-review dahil kailangan nilang magturo. Kaya ko, hindi ko ugali mag-review ng mga mensahe. Maraming mangyayari sa atin, ating pastor eh, at tanong, ano ba ang ating mensahe na nakaraling ko? Walang makasagot. Hirap. No? Dahil nga, gilid na tayo, medyo kulto na yung ating isipan, hindi pa natin ito sinasanay. Ang mga kabataan, pag tinanong, alam nila, maganda pa ang kanilang memory. At marahil, nire-review nila ang mga mensahe sa iglesia. So yun ang kailangan. At yun din ang devotion at sultan. Yung pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig na nagmula sa Diyos. At hindi lamang yun ang kanyang devotion sa Diyos. Pangalawa, ay upang makilala ang mga bagay na magaling. Kinasabi sa verse 10, upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo. Upang makilala, ang sabi ni Apostol Pablo, upang makilala ang mga bagay na magaling. Makilala. Sa ASB, approve. Napaka-approve, approve yun, mapatunayan. Mapatunayan. Ano ang makikilala? Upang makilala ang mga bagay na magaling. Na yung makilala dyan, yun yung approve, mapatunayan. Ano ang makikilala? Ang magaling, ang magaling. Excellent. Walang mga bagay na magaling maliban sa mga aral ni Jesus. So yung tinutukoy dito ni Apostol Pablo na makilala ang mga bagay na magaling, ito yung sound doctrine na nagmumula sa ating Panginoong Kristo. Sound doctrine na nagmumula sa salita ng Diyos. Ito yung dapat makilala ng mga Kristiyano. Ma-approve. Mapatunayan. Ito ang dapat makilala ng mga mananampalataya sa Pilipos hanggang sa ating panahon. Bawat Kristiyano, dapat ito ang kanilang makilala, yung mga bagay na magagaling. Tayo, mayroon tayong kaalaman. Bagamat ito'y bahagya pa lamang, ay nakakapag-judge na tayo o napapatunayan natin sa ating mga napapakinggan. Nalabas sa ating doktrina, masabi natin mali yan ang iyong tinuturo. Kung ating mapakinggan yung Yesaday, eh, makapatunayan natin na mali ang kanyang tinuturo. Dahil meron tayo kaalaman, dahil nakilala natin yung mga bagay na magaling. Pero minsan, nagtatawa tayo sa mga aral ng mga tao nito na hindi tugma sa salita ng Diyos. Pero sa ating buhay, tayo naiiniwala sa mga itinuturo ng mga tao, lalo na yung mga herbal.
Ang mga tao, mayroong kaalaman, mga Kristiyano, mayroong kaalaman sa salita ng Diyos. Pero pagdating sa aktong buhay, naniniwala sila sa mga herbal. So, hindi talaga tunay ang kanilang paghusga doon sa aral ng mga tao na hindi tama. Sumasakay na sila. Kasi nga, pinapahalaga nila yung patulong na sa mga herbal. Bakit? Siyempre, gusto ng mga tao na gumaling. Maranasan pa yung kasiyahan sa buhay. Maranasan pa yung mga bagay na napakaganda sa pamumuhay. Pero hindi yun eh. Hindi dapat yun ang maging ugali natin. Tayo ay nabubuhay sa pananampalataya at sa pananampalataya. Bagamat hindi ko sinasabing masama ang herba, pero dapat hindi nakalagat doon ang ating pagtitiwa, kundi sa Diyos. Gaya ng sinabi din kanina, si Apostol Pablo, ang kasakit din. Ang sakit niya ay bunga ito ng pagbugbog, pagpalo sa mukha, pagbato sa mukha. Kaya nga, masyado nga apektuhan niya kanyang itsura, sabi doon sa Galatia na halos lumuwa na ang kanyang mata. Pero hindi siya tumangguli sa mga tao na anong dapat makakagaling ng karamdaman ito. Kundi hindi yung naging hadlang ng kanyang karamdaman para pagpatuloy sa kanyang pagkatama. Kundi naratili siya sa pagtitiwala sa Diyos. Anong silbi ng buhay na ito kung pinapahalagan mo para mabuhay ka, hindi na hinihingi ng Panginoong Diyos. Sinasabi ng Panginoong Diyos, sino mang mawala ng buhay, alang-alang sa aking pangalan, kung siya magkakaroon ng buhay. Ang buhay na ito, hindi ito dapat bigyan ng halaga, ng labis-labis. Kunting sakit, takbo sa ospital. Tama naman yun. Pero hindi ang punto na nais ko pa kaya. Si Pablo sobra-sobra yung karamdaman niya. Pero hindi siya nagpa-ilalim doon sa karamdaman niya. Hindi yun naging hadlang para sa pagpatuloy sa kanyang ministeryo. Tayo man, ano man ang ating karamdaman naranasan, dapat ito hindi makahadlang sa ating paglilipot sa Diyos, sa ating panambahan. May makakapalit tayo dito na matindi ang kailangang paramdaman. Maraming sakit sa mga kasukasuhan. Hirap maglakad. Pero sa biyaya ng Diyos, kapiling natin, pinapahalagahan ang pagiling ko sa Diyos. Hindi niya pinapahalagahan ang buhay. Pagka ang ating buhay ay ating nilaga sa ating Panginoon. Tiyak, magkakaroon para tayo ng buhay o wala. Pero kung ating iingatan ng ating katawan para sa ating kalayawan, ikaw ang mawawalan. Ikaw ang mawawalan. Ang salita ng Diyos ay hindi makakagulayan. Mangyayari at mangyayari. Yan ang katotohanan. At kung alam natin yung mga sound doctrine na nagmumula sa salita ng Diyos, hindi tayo madadaya o hindi tayo mahuhulog sa pagtalikod o sa pagkakasala. At salamat sa Panginoon sapagkat tayo pinagkalooban ng isang pastor na nagpapahalaga sa ating spiritual na kalagayan. Sinisikat niya na pag-aralan ang Biblia para lamang ituro sa mga palataya ang sound doctrine na kung saan ito ang
makapagbibigay ng katatagan ng pananampalataya ng isang Kristiyano. Walang ibang makapagpayaman o makapagpapasagana ng ating kaalaman at unawa kundi ang salita ng Diyos. Kaya yung magaling at kaalaman at kaunawa na hindi maaaring magkahiwalay ay walang sila. Upang makilala ang mga bagay na magaling. At hindi lamang na makilala ang mga bagay na magaling sound doctrine. At upang kayo'y maging tapat at walang kapintasan. Philippians chapter 1, verse 10. Upang makilala ninyo, upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo. Kung pinanghahawakan mo yung sound doctrine na natanggap mo mula sa mensahe sa iglesia, mula sa salita ng Diyos, meron kang kapangyarihan o lakas na tanggihan ang mga bulok ng mga mensahe. Mga jack ang mensahe, kaya mong tanggihan yan sapagkat nangahawa ka sa kapukuhanan. Ito yung magaling. At lagi nga binibigay ng illustration ni Pastor na yung mga empleyado sa banko, sinasara silang pagbilang ng mga tunay na salapi upang kapag sila na mayroong nahipo, nahuwad, alam agad nila na ito yung isang huwad sapagkat sila'y sanay na humipo ang pagbilang ng mga kaguong pera. Ito din naman, kung ikaw ay nananangan at nagbubulay sa mga katotohanan, sa mga mensahe, hindi ka madala sa mga bulok ng mga mensahe na nagbubulay sa tao. At walang kapintasan. Natural kapag ka alam mo ang katotohanan at iyon ay iyong pinangamuhay, wala kang kapintasan. Hindi ka mahuhulog sa pagkakasala. Maging tapat, maging tunay na isang mananampalataya. At ito'y ipinag-uutos ni Apostol Pablo sa verse 10. Pagkamat ito'y kanyang personal devotion sa Diyos, ay ito pa'y pag-uutos para sa mga mananampalataya. Verse 10b, at kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan. Sa ESB, sabi doon, so be pure. Ipinag-uutos. Dapat gawin natin, ito yung tungkulin upang makilala natin yung mga bagay ng magaling. At hindi lamang yan ang mga devotion ni Apostol Pablo, unang-una yung pag-ibig ng mga Kristiyano na ito'y sumagana, mag-umapaw sa kaalaman at unawa, pangalawa upang makilala ang mga bagay na magaling, at pangatlo, at mapuspos ng mga bunga ng katuwiran. Philippians 1 verse 11 sa ating text, na mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ng Yesu Kristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Saan tayo dapat mapuspos sa mga bunga ng katwiran. Kung paano tayo mapupuspos ng mga bunga
ng katwiran sa pamamagitan ng pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Ang bulay-bulay, palagi yan tinuturo sa atin. At yun talaga ang tungkulin. Hindi lamang pagbulay-bulay sa araw-araw sa salita ng Diyos, maging ang pag-review. Napakahalaga. Napakahalaga ito. So ano ba ang bunga ng katwiran? Ano ba ang bunga ng katwiran? Sinasabi dito, mapuspos ng mga bunga ng katwiran. Ano ba ang bunga ng katwiran? Na walang ibang katwiran na tinutukoy sa Apostol Pablo, dito, maliban sa katwiran ni Jesus. Yung kanyang katwiran ng Panginoong Kristo. At dapat mapuspos ang manampalataya ng katwiran ng ating Panginoong Kristo. Ano ba ang katwiran ni Kristo? Maray alam nyo na ang katwiran ng ating Panginoong Kristo bilang isang Diyos at bilang isang tao. Siya ay masunurin sa Ama. Ito yung katwiran ng ating Panginoong Kristo. Pangalawa, siya ay tapat sa Ama. Siya ay may kababaang loob sa Ama. Maging sa mga alipin, siya ay nagpakaalipin. Ito yung katwiran ng ating Panginoong Kristo na sinasabi ng Apostol Pablo na dapat ang isang mananampalataya ay mapuspos ng mga bunga ng katwiran. Atin pong basahin ng Philippians chapter 2 verse 6 and 8. Ito yung sinugo ang Panginoong Kristo dito sa lupa upang ganapin ang kalooban ng Ama. Ang sabi sa verse 6 na siya, pagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi, inubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasa'y natakpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Ang napakabigat, no, ang ginawa ng ating Panginoong Kristo na isang halimbawa na dapat din lakaran ng kanyang mga manampalataya. Siya ay mayroong kababaang loob sama. Siya ay naging masunurin sama. At siya ay naging tapat sama. Sa panahon yun, di basta-basta o hindi masasabi natin na hindi sikat ang mamatay sa krus. Ito'y napaka paghamak. Ito'y isang kasiraan talaga ng katauhan ng isang tao na ipako sa krus. Pero ito'y ginawa ng Panginoong Kristo yung kanyang kababaang loob. Sabi niya sa verse 7, kundi inubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang kanyang alipin na maging katulad ng tao. Nagpakababa ang ating Panginoong Kristo. Ano po ang kaugnayan ko sa atin? Bilang isang Kristiyano, na dapat mapuspos ng mga bunga ng katwiran ng ating Panginoong Kristo. Dapat nasa atin din ang mga katwiran ng ating Panginoong Kristo. Tayo ay maging masunurin sa kanyang kalooban, sa mga mensahe, sa ating pagbubulay-bulay,
Pero napakaligat i-apply sa ating sarili sapagkat katotohanan, meron pa talaga tayong sin na umiiral. Isa, sinasabi natin, mamaya na lang, kung magugulay. Gaya ng illustration of aging on the profit. Maya-maya na lang, hanggang sa nakalimutan na. So, kapag ka binigyan ka ng pagkakataon ng banal na spirito na magbulay ng salita ng Diyos, huwag ka na magdalawang isip, kundi gawin mo agad sapagkat mayroong layunin, mayroong katotohanan papahit sa iyo. Kapag sinabi mo maya na lang, wala na, hindi mo binalagahan ng salita ng Diyos. Isa pa, hindi mo nagawa ang iyong pagkulit. Wala ang kababaan ng loob. Kapag ka hindi mo binugulay-gulay ang salita ng Diyos, hindi makita sa ating buhay yung katuwiran ng ating Panginoong Kristo na kababaan ng loob. Halimbawa, para makita sa atin yung kababaan ng loob na katuwiran ng ating Panginoong Kristo, dapat pala tayo mga busing sa trabaho ay naglilingkod din. Hindi porque ikaw ay busing, puro kumagkala, puro-puro. Hindi po yun. Ang isang Kristiyano, hindi dapat yun ang maging ugali. Busing ka, pero ikaw ay naglilingkod din naman sa iyong mga tauhan. Nagbibigay ka ng pahalaga sa kailangan ng kapatanan. Yun ang dapat maging ugali ng isang Kristiyano. Hindi lamang yun, dapat pala tayong mga busing sa tahanan ay naglilingkod din. Sa ating tahanan, sino bang busing? Si tatay o si nanay? Dapat talaga ang maging busing yung tatay. Pero dahil sa mas matalino at marunong yung asawa, siya nagiging busing. Hindi ka ba ng loob? Kaya bangan nyo. Dapat, kung wala kang alam ang iyong asawa, ikaw na may alam, kapay, tulungan mo na maging namanguna ang iyong asawa sa pagkakit ng kalooban ng Diyos. Kung ating isipin, mahirap. Mahirap talaga kapag tayo'y nananahan sa ating ego. Kapag sa ating pag-uugali, nakasanayan na. Matagal ng panahon tayo nagbubusing sa ating mga tahanan. Mahirap na ito mapakababa. Pero yun ang kalooban ng Diyos. Dapat makuspos ng mga bunga ng katwira ng ating Panginoon sa Kristo. At ang mananampalataya ay meron itong katwiran na ito. Gaya ng ating binasa sa John 17, binigyan ng Panginoong Isus ang kanyang mga alagad ng kaluwalhatian mula sa Ama. Marapat lamang na taglay din ang mananampalataya ang katwiran na ito hanggang sa ating panahon. Taglay pa rin ito dapat ang isang mga ito ang dapat na katwiran. Na katwiran nito ni Jesus. Dapat maging buwan natin. Ito'y ginawa ni Jesus bilang pagpapakagawa. Dapat tayo magbuwan ng katwiran ni Jesus sa pamamagitan ni Jesus para sa kalawalhatian at kapurihan ng Diyos. Kaya ang aking masabi na unang, mahirap pagpakababa kung tayo nga naman sa ating sariling ego. Pero dahil ito'y para sa kapakanan o para sa karangalan ng ating Panginoon sa Kristo, magagawa natin ito sa pamamagitan ng Jesus. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Basahin ko muli ang Philippians chapter 2, verse 9.
hanggang 11. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos. Matapos ang Panginoon Jesucristo ay nagpakababa at naging masunurin sa Ama, masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Ito ngayon ang natanggap niya mula sa Ama. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tubig sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat kila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalulawalhati ng Diyos Ama. Ginawa ng Panginoon si Kristo ang lahat ng bagay para sa ikalulugod ng Ama. Bilang isang Kristiyano, marapat din natin gawin yung katwiran ng Panginoon Jesus upang tayo mamigil ay kalugdan ng ating Panginoon Jesus. At tayo ay kalulugdan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Hindi sa ating sarili, hindi sa ating sarili, kundi sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. Ito ay isang larawan ng isang mananampalataya na ginaganap yung katwiran ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi bunga ng kanyang pagsisikap o ng kanyang katwiran, kundi bunga ng katwiran ng ating Panginoon Jesucristo. Lahat ng bagay sinabi niya sa Pablo, magagawa niya dahil sa nagbibigay sa kanya ng kalakasan. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Ano pong aral na ating pumulupumayan dito sa ating passage? So marapat lamang tayo na ang ating pag-ibig sa Diyos, sa salita, sa mga kapatiran, dapat itong pag-uumakaw. Paglingkod tayo sa ating kapwa at sinasabi ng Panginoon, magmahalan tayo, ibigan kayo sa bawat isa. Ito yung makakalunod ko sa harapan ng Diyos. At dapat, hindi lang sumagana ang ating pag-ibig sa Diyos, sa salita ng Diyos at sa mga kapatid. Dapat din na ating makilala ang mga bagay ng mga magaling. Kapag meron po tayong kaguluhan sa loob ng iglesia, may mga pagtatalo o di pagkakaulawangan, patid natin yung magaling ng aral. Alam natin kung ano yung ating nagawin. Unang-una, tayo magpakababa na lang ating sarili. Huwag lang tayong mga tuwiran para sa kapakanan namin, ating kapatid. Nakapag-decide tayo ng tamang desisyon dahil nauunawa natin ang kalagayan ng ating mga kapatid. Sabi na ng nanay ko lagi noon, palupig ka na lang, pero hindi na lang sinasabi niya puro sa akin. Maski nasa katwiran ako, sabi niya, magpalupig ka na lang. Kasi kung mga katwiran ka, baka away lang ang pangyayari ng buwan ng tao. Kaya palubig na lang. Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. May mga problema, sinasabi sa Korinto, Apostol Pablo, napakayang problema. Pero ang sabi ng Apostol Pablo, isipin mo na lang na hindi ka nagawa ng anuman laban sa iyo. Yun, magpakababa na lang. Kaya taglay mo yung kaunawaan, kaalaman ang kaunawaan. At dapat, sa ating paglilingkod, mapuspos tayo ng katwiran ng ating Panginoon Jesucristo. At hindi sa ating sarili, hindi sa pamamagitan ng Jesucristo upang mabigyan natin ng kapurihan. Mabigyan natin ng kaluwalhatian at kapurihan ang Diyos. So yun po ang ating napagbulay sa ating pong pag-aaral. At isa pong pasalamat sa Diyos
sa iglesia nito na siya ay naglagay ng isang tunay na pastor. Nasabi ko na isang tunay na pastor dahil sa'yo walang hinangad para sa kanyang sarili, kundi hangad niya na lumago at tumibay ang mga mananampalataya na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Alam ko yan. Alam ko ang galing ng pastor. Talaga nakita ko yung biyaya na ibinigay sa kanya sapagkat butang hero yan, pasagulero yan. Pero nung makilala niya ang Diyos, halos hindi niya na pinalagaan ang kanyang kapakanan, kundi ang kanyang kagalakan ay ang mag-share ang salita ng Diyos. At ang bawat sumampalataya, kinakalinan niya ito, minamahal niya ito, iniingatan niya ito, higit pa sa kanyang pamilya. Kaya isang pasalamat sa ating Diyos na tayo'y pinagkaloban ng isang totoong pastor. Sa haba ng panahon, hindi tayo nanatili sa lugar na ito dahil sa ating pagsisikap, sa ating paglilingkod sa ating Diyos, kundi dahil sa debosyon ng isang tunay na pastor. Kapag ang Diyos nalugod sa kanyang instrumento, ibubuhos niya ang mga pagpapalang spiritual, mga pagpapalang kalakasan spiritual sa kanyang mga tao. At yun ay ating naranasan, mga kapatid. Atin itong naranasan, tayo nakakapanatili sa salita ng Diyos. Pero tayong kaalaman, kaunawaan sa salita ng Diyos. Matibay tayo, hindi tayo madadala sa pandaraya ng tao. Hindi tayo matatag sa pagkatalan natin ng doktorado. At bunga ito ng isang debosyon, ng isang tunay na lingkod ng Diyos. Kaya purihin ng Diyos sa umaga nito. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Ama, sa pagpapahayag po rin, O Diyos. Marahin po mga salita. Nawa po, higit na maging malinaw sa puso ng bawat isa, O Diyos, ang ipong mga salita sa pamamagitan ng pagsasaayos at pagpapaliwanag ng ipong mga Espiritu. Pagpulain mo po nawa, Ama, ang mga salita mo sa oras na ito na napakinggan ng bawat isa. At salamat po, Diyos, sa biyaya ay ipong pinakalog sa Iglesia ng muli ng Reyes, ay doon sa Diyos, ng isang tunay, na inyong tunay. Kung aking sa mga dalangin sa inyo, sa alam ni Jesus.